Welcome back to my channel. Meron na naman po akong i-share sa inyo. Simple lang po ito, pero alam kong marami rin kabataan ang kailangan pong malaman kung paano po magluto ng sarsyadong isda. Siyempre, simple man lang po sa iba, pero pag may mga tao po na hindi marunong magluto nito, ay mapipilitan po talagang panoorin ang aking videos. Joke lang. Ah, ito po, mga madam, mga sir, sisimulan ko na po ang aking pagluluto ng sarsyadong isda na tilapia. Ito po yung isda ang aking ipiprito para gamitin po natin sa ating sarsyadong isda. Ayan po, nalinis ko na po ito. Hinugasan ko lang po at para ating pong i-fry. Ito na po, luto na po ang ating tilapia. Hahanguin na po natin. Ito po ang kailangan nating sangkap para naman po sa sarsyado. Ito po, na-fried na po ang tilapia. Kung gaano po karami yung tilapia, ganito rin po karami yung ating kamatis. Ayan po. Ito po, kasama din po ang sibuyas, nagayat na po, at luya. Kailangan po ng apat na itlog, bawang, at seasoning. Ito po ang ating asin at paminta, pati ang ating mantika. Pakicheck na lang po sa aking description box ang aking mga nagamit na sangkap. Hiwain ko na po ang kamatis. Ibibit ko na po ang itlog. Ito na po, lutuin na po natin ang ating sarsyadong isda. Ito na pong kuwaling ginamit ko, ito na po yung pinagprituhan ko ng mantika. Ayan po. Pasan natin ang kalan. Inuuna ko po talaga yung pinakaluya para sabi nga po nila mas masarap daw po mas masarap pag may luya kasi hindi daw po nalalasahin yung lansa ng isda. Po. Sunod po natin ang bawang. Napakabango po ng luya. Lalagay ko na rin po ang sibuyas. Ilalagay na po natin ang ating kamatis. Napakarami po ng kamatis. Kasi yan po ay masarap ng masarap. Malasang malasa pag marami pong kamatis. Kailangan po gisang gisa siya. Antayin po natin maluto yung kamatis. Ayan po, ilalagay na rin po natin yung ating seasoning. Para po ito ay lumasa sa ating kamatis. Ang sarap po kasi pag nilagay na po natin. Tapos, lalagyan na rin na po natin ang ating paminta. Lagyan din na po natin ang asin. Depende po sa ating panlasa yung asin. Pwede pong lamihan nyo, pwede hindi. Nasa sa inyo po yun. Yan po. Antayin po natin maluto yung kamatis. Ito po, gantuhin po natin yung kamatis para po yung lasa po niya, yung nilamnam ng kamatis, humalo po sa sabaw. Ilagay na po natin ang siling haba. Natin ang ating niritong isda. Ayan. Po, luto na po ang ating ginisang tilapia. Ilalagay na po natin ang ating itlog.
Baliktarin lang po natin yung ating isda. Ayan po. Kailangan po mahina ang ating apoy. Kailangan po yun. Para hindi po masunog agad ang ating niluluto. Ito na po. Luto na po siya. Papatayin lang po natin ang ating apoy. Ayan. Pwede po siyang pang-ulam natin ngayong tanghalian. Ayan. Kita nyo naman po. Napakasarap. O, ito na po, mga madam, mga sir. Naluto ko na po ang sarsyadong isda. Titikman ko po kung gaano kasarap. Ito po ay talagang magugustuhan din po ng mga kabataan na itry sa kanilang bahay kasi napakasimple man po yung aking niluluto. Ay talaga naman pong matututo sila. Tumatalo ng isda. Buhay pa po yata. Perfect na po ito pang ulam ngayon tanghalian. O paano po ba yan? Try nyo po sa inyong mga bahay. Shout out muna po sa kay Madam Muse Matics Official at kay Sir Rahul Official at kay Sir Ronald Macero. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik ng aking mga YouTubes na inyong pinapanood. Paano po ba yan? Huwag niyo pong kalilimutan, i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Pakipindot na rin po ng bell para mag-notify po sa inyo ang aking mga lahat ng videos at inyo pong mapanood. Bye-bye! God bless!